Ito na ang simula ng pagwawakas. Paulit-ulit na lang palighasa si nanay ka ng tatay mong lagi kang pinagbibigyan. Ngayon wala na siya, sa akin ka na naman ang ulit. Thank you.
Ano bang pangalan mo? Hoy, Aya! Hoy! Hoy! Sumikat na yung araw, nakahilata ka pa rin dyan. Ano ka? Ayong prinsesa? Palibhasa, ampun ka na at wala kang kwenta dito. Hindi ka talaga babangon dyan? Pinupuno mo talaga ako eh, no? Hindi ka talaga babangon? Hindi ka talaga babangon? Ano? Gising ka na ba? Pinagalit mo talaga ako eh. Tadi. Narapat sa'yo. Gigil na gigil na talaga ako sa'yo. Ibalas ka na. Kanang babalik ka. Bro, oh. Mautang. Mautang? Wala eh. Pero... gusto mo ba? Mamaya, dun sa... yun lang sa may baryo. Look out ka lang. Sakpat ka na. Ayaw ko? Ayaw mo. Bahala ka dyan. Hindi na ako papayag na ganito na lang lagi. Salamat ah. Salamat kasi hindi mo ako iniwan. Hindi ka tulad nila. Ang iba, pinapabayaan lang ako. Wala yun, Aya. Pero bilang kapalit, ipabor ako sa'yo. Ipabor? Sana mas piliin mo ng mabuhay. Kasi ako kailanman, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon mamili. Ingatan mo yung sarili mo, Aya ha. Sabi mo? Tatawagin ko na yung doktor. Ano yun? Nandiyan mo ba si Ana? Ana? Ah, si Ana. Yung dating nakatira dito. 5 taon na rin kasi nakalipas simula nung umalis siya at hindi na siya nakabalik. Alam mo ba kung
Nasaan siya? Saan siya lumibat? Pasensya na, wala talaga akong alam. Sige po, salamat po. Sige. Ah, pero... Ito, may iniwan siyang letter. Aya ba ang pangalan mo? Opo, ako si Aya. Ah, ito, para sa'yo. Salamat po. Ah, sige, sige. Ligaya, hindi ko alam kung mababasa mo ba to, pero kailangan kong sabihin lahat. Sigurado akong matagal na panahon na ang nakalipas habang binabasa mo ang sulat na ito. Gusto ko lamang ipaalam sa iyo ang nararamdaman ko. Alam mo ba, tumira ako dyan sa apartment na tinutuluyan mo para kahit papaano maramdaman kong kasama kita kahit hindi naman talaga. Sinadya akong dyan tumira dahil kung gusto ka tang subaybayan. Halos araw-araw akong sumusunod sa'yo, pero dahil sarado ang mundo mo, hindi mo na ako nakikita at napapansin. Sinundan rin kita sa iyong paaralan. Alam mo ba, nadadapa pa nga ako minsan na titisod sa kakasunod sa'yo. At napansin kong gustong-gusto mong magpunta kahit saan ka dalhin ng paa mo. Halatang nililigaw ka ng mundo, pero wala ka ng pakirito. Hindi ko na siguro pahabain yon. Marami na akong gustong aminin. Noong mga nakaraang araw, binuksan ko ang alkansyo ko. Para sa akin dapat yun eh. Magpapagamot sana ako dahil tulad mo. May sakit din akong bitbit. Hindi kaya. May sakit ako sa puso. Pero kahit anong gastos ko at ng pamilya ko, ay wala pa rin lunas ang aking sakit. Hindi nga mapapantayan ng kahit anong kayamanan ng kamatayan. Kaya Aya, kahit nakaunti man lang, masaya akong natulungan kita. Alam mo ba Aya, nung nalaman kong onti na lang ang natitirang oras ko, ay sinabi ko sa sarili kong gagawin ko lahat ng gusto ko. Kaya hinayaan ako ng mga magulang kong magpunta kahit saan ko gusto. At swerte akong sa maiksing panahon na ito ay nagtagpuan pa kita. Hindi ko nga lang matutupad mga pangarap ko, pero ang mahalaga ay tulungan kita kahit mawawala na rin ako. At alam mo rin bang sobrang sakit sa akin makita kang tatalon sa apartment natin nun? Naisip ko na kung itapon mo ang buhay mo ay akin na lang sana. Pero dahil mahal kita, ginusto kong matuloy ang buhay mo. Niligtas kita nung araw na yun, ngunit ako rin ang naging dahilan ng iyong pagkakoma. Pasensya na, Aya, ha? Pero sana, pahalagahan mo ang buhay mo ngayon. Namimiss na kita, Aya. Ang tagal mo namang magising, eh. Sigurado akong, pag nagising ka na, eh wala na ako. Sana hanapin mo ako at mabasa mo lahat ng to, Aya. Mahal kita, bunso. Mahal na mahal ka ni ate. Ingatan mo ang sarili mo, ah, kahit wala na ako. Nagmamahal, Rosana.